Pag minsan kasi kahit mababa na ang price sa proposal, gusto pa din babaan ng client. If you are setting your price na mauna dyan na siya ang imong kaya na ma-offer, then do it. Pero kung dili na ganin mo siya kaya babaan, even if the client is requesting for it, kabalo na dyan ka in your heart and mathematically that you cannot do it, then don't force it. Maybe that client is not for you. The market is also quite big and pwede po ka mag-offer na lang po sa lain. Kumbaga, kanang client, ihatag na lang na sa lain so that you can also focus on another client. Usahay man good, maglumlumta na unta dapat makuha na ito ng kliyente, nalimtan na nato ang other opportunities na naa sa marketplace. It does not mean that you have a lot of sales automatically mean that you have a lot of profit. Usahay ang mga negosyo na ang ilahang sales kay mas baba kumpara sa lain na kumpanya, but if you look at the profit, mas dako pa ang ginansya sa kaning particular na company kumpara nimo sa iyahang kalaban. Kaning isa ka kumpanya, dako lagi siyag halin tungod kay grabe man ka barat ang iyahang presyo na gihatag to a point na iyahang ginansya moabot na lang 1%. Pero willing siya to do it because siguro dako jud kaayo ang orders na gikuha sa iyaha. So sige na lang. Sometimes you have to ask yourself ba na is it wise ba na makipag-compete ka with other people or other competitors nimo? Kung ikaw naa ka sa kaning sitwasyon, unsa ba ang imuhang himuon? Share your answers in the comment section.